Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law. At ako naman po si Professor Gisela Dizon Reyes, also of the UP College of Law. Dito po sa Batas at Bayan. Magandang maga po uli. Ano ba yung EJK? Sabi nila, ang topic daw natin ngayon ay EJK. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng EJK? Correct. Tignan nga natin kung anong iniisip ng mga tao o ano ba yung mga umiikot-ikot na pag-aakala no, ng mga tao tungkol sa EJK. Panoorin natin to. Pare, ibang hapong-hapo ka. Tubig ka muna. Salamat, pare. Ang balitaan mo ba yung nangyari sa pamangkin ni Pare Gilbert? Hindi, pare. Bakit? Ano nangyari? Nadali nung isang gabi. Pauwi na sa bahay nung tinambangan ng dalawang nakamotorsiklo. Yung ba yung umi-extra na laging kasama ni Pare Gilbert? Abay, bata pa nun ah. Ano oras pa dadating si tatay? Uy, excited sa birthday ng tatay niya. Ilang taon na po ba si tatay? 45 na siya. Pakay ko mo nga yung plato doon at ilalagay ko lang itong pansahog ng pansit. Ano pa regalo niyo kay tatay? Aba, syempre. Itong special pansit. Kasi sabi na matatanda, pampahaba daw ito ng buhay. May dalawang anak pa yung bata. Mistaken identity eh. Ang problema, sagot lahat ng pamilya ni Parang Gilbert yung gastos. Ayun, bumabali na kay boss. Sa amin din, nadali din yung kapitbahay namin. Ganyan din ang lagay. Tinumba, pero hindi na matulak. Mahirap na ng panahon ngayon, ano? Eh? Parang kung mahirap ka, lagi ka na makikipagsapalaran. Sinabi mo pa, kaya dapat pumarehas lang. Alam mo, parang aso lang kung patay ng mga tao ngayon eh. Teka, asan kapatid mo? Ay, andun pa po naglalaro pa sa labas eh. Naku. Mamaya, sunduin mo na yun ha, baka parating na ang tatay mo. Uy, siya nga pala. Oh. Nakita mo ba si boss? Hindi eh. Bakit babali ka? Oo, sana eh. Taklang pucha, birthday mo nga pala ngayon oh. Oo nga eh. Painom ka na! Oo, sige, next week. Babawi ako sa inyo. Sabi mo yan ha? Oo, next week. Yung sinabi mo yan ha? Oo, promise yan. Oo, sige. Sige, ingat. Nay, ilang taon na po ba kayong kasal ni tatay? Matagal na kaming kasal. Kaya ikaw, ha? Pag maghahanap ka ng asawa, dapat katulad ng tatay mo. Ba, pre, mukhang may lakad ka. Oo. Kailan ka mapapainom, pre? Sige, pag nakabali ulit kay bossing, pero report muna ako kay commander. May konting salo-salo eh. Hindi man lang kami imbitado. Nako, wag na! Wag na! Mauubos ang handa! Yun! O, sige na! Iba mo na kayo! O, sige! Okay. Okay. Ingat pare! Kapatid, pupunta ka sa labas! O, Ili! Uwi ka na! Baka dumating na si tatay! O, ate, tapos sila namin ito nilalaro na. Wait, saglit lang. Kumuha nga pala ako ng pera sa ikasya natin na bumili ka ng barbecue mamaya. O, ate, ano nga palang regalo mo kay tatay? Secret. Regalo natin yon. Gusto ko ako yung sasalubong sa kanya para ako yung unang babae. Sus, huwag na. Huwag mo na hintayin si tatay. Pagkabili mo, umuwi ka na agad, okay? Baka pagalitan ka pa nun, gabing-gabi na naglalaro pa kayo. Umuwi na kayo, ha? Dali po. Naku. May regalo pa pala itong anak ko sa tatay niya. Halika nga dito. Pinagipunan ko po yan, Nay, mula pa nung isang buwan. Kasi wala akong regalo kay tatay last year eh. Teka, asan yung kapatid mo? Ay, pinabili ko po ng barbecue para bagay sa pansit. Asos, talagang pinaghandaan ng birthday ng tatay nila. Sigurado pagdating ng tatay mo, pagod na pagod yun. Opo, Nay. Kasi po itong si Ili ayaw paawat sa kaka-patintero niya dun eh. Ano ko? Ano
sa loob niya. Kapatid, pupunta ako sa labas! Professor Gigi, ano ba yung EJK? Parang ABC, HIJ, EJK. Wow! Marami nagsasabi, ang EJK stands for Extra Judicial Killing. Ano ba yun? Extra Judicial Killing? Meron nga bang Extra Judicial Killing? Nung hindi pa sinususpend, ang death penalty law. Ibig sabihin, pag ang isang tao ay nahatulan na sa isang krimi na ginawa at hinatulan ng kamatayan, judicial killing po yun. Ibig sabihin, ang pagpatay dahil yun po ang minandato ng korte. At umaabot po yan sa Korte Suprema. Lahat ho ng labas dito ay ang ibig sabihin ng extra labas, extra rice, lampas sa rice, extra... Ang extra, ang ibig sabihin, eh wala sa batas, wala sa sinasabi ng korte. Kaya ang extrajudicial killing ay pagpatay ng... Wala, yung mga patayan na nakikita natin na hindi naman po minamandato at hindi in-order ng Korte Suprema. In other words, ano ba itong mga patayan na to, Professor Reyes? So kung iisipin natin, wala naman talagang konsepto ng extrajudicial killing. Lahat ng patayan na illegal ay extrajudicial. Kagaya ng sinabi ni Ma'am Rowie, ang judicial lang dapat ay yung nabibigyan ng death penalty. Pero dahil suspendido ngayon dito sa ating bansa, ang death penalty, wala nga tayo ngayon ng kahit anong konsepto ng judicial killing. So, pag sinabi natin extrajudicial killing, lahat ng nangyayaring patayan, ibig sabihin, lahat ng yan ay krimen, lahat ng yan ay hindi pinapahintulutan ng ating batas, at lahat ng yan ay bawal na bawal. Okay. Krimen. Krimen. At ayon sa ating batas, ayon sa ating criminal law, ang pagpatay o ang pagkuha ng buhay ng ibang tao, hindi lang dahil sa barilan, any means, lasunin, hindi binibigyan ng pagkain at pinapabayaan o hinahayaang mamatay, lahat ng klaseng pag-aalis ng buhay ng isang tao ay isang krimen. So, bakit nababanggit itong extrajudicial killing? Dahil ang mga pagpatay ay sinasabing ina-acknowledge. Hindi ata. Hindi ata ina-acknowledge. Ina-acknowledge na may namatay. Ina-acknowledge. Kailangan siguro acknowledge na may namatay dahil merong katawan na namatay. Merong isang tao na nawala ng buhay. Correct. So, ina-acknowledge, may namatay. Pero walang nag-acknowledge kung bakit pinatay o sino ang pumatay. In other words, it becomes your regular crime. Ang mga crimes ng pagpatay, dalawang klase lang po yan. As a general rule, yung tinatawag nating murder and homicide. Ano ho yung dalawang yon? Murder can be committed by anyone. Pero pag-usapan muna natin yung anyone. Yung bumarel, siya ho yung principal. Yung nagsulsul. Sige po. Yes po. Gagawin ko po. Sige. Okay? Meron nag-utos sa akin? Principal by induction. Meron din pong, sige po, look out ako para hindi ho kayo makita na kayo ipapatay. May mga accessories tayong tinatawag. So, dun ho sa pagpatay niyon, ang mga pumatay na tinatawag, pwedeng lahat yun kahit wala sa scene of the crime. Yung nag-udyok o nagbigay ng mga pamamaraan para pumatay o yung nang utos, pagpatay din yun. Yung
ano yun, yung means by which na pagpatay, whether baril, or kutsilyo, or lason, or by neglect. Sinakal. Sinakal. Okay. Sinakal, basta nawalan ho ng buhay, patayan na po yun. Ano ba ang diferensya nitong murder sa homicide? Pero, Professor Gigi, bakit ba na lipa na itong salitang EJK? Na parang akala mo ba, meron nga talagang ganun. Wala naman nagsasabing wala. Meron yata ako narinig na nagsasabing wala yung presidente. Well, kasi pag inisip natin, sabi nga natin, wala naman talagang extrajudicial killing. Kasi lahat ng mga ginagawang pagpatay, bawal lahat yan. So, ano ba ang kailangan nating isipin? Sa tingin ko, kailangan tignan din natin yung karapatan din. Diba? Nagsimula tayo sa mga karapatan. Kailangan idikit din natin siya sa karapatan. At sabi natin, ang unang-unang karapatan ay ang karapatan sa buhay. Right, the right to life. And the right to life includes the right to a quality of life. And the right to a quality of life includes the right to be safe in your community, to be safe within the confines of your house, to be safe within the country, to be safe to walk at any time of the day. Or night. Or night. Bakit tinatawag nilang 24 hours a day, yung 12 hours pala doon gabi. Okay. Kahit anong oras po, no? Kailangan safe. To be safe in whatever you are doing. To be safe from being arrested dahil ikaw ay ano yan, pinagbibintangan. To be safe from being put behind bars because your quality of life is being caused to be deteriorated. Lahat po yan, mga aspeto ng right to life. At lahat din yan ay mga aspeto ng EJK. Pag inisip kasi natin at i-kinonect natin yung EJK at ang right to life, kailangan isipin din natin, meron ba tayong karapatan para mabuhay ng tahimik? So, we have a right to what? To be protected. By? Our peace keepers. Sino yung mga yan? Yung ating mga pulis. Hi, mga pulis. Yung ating military. Yung ating military. Hi, sundalo. At tayo, we have a right to keep each other in the company of peace. And yan tinatawag nating orderliness within the community, within the home. Hindi po ba? In other words, hindi lang karapatan, Professor Gigi, obligasyon. Yung mga pulis may obligasyon, yung militar may obligasyon, yung mga kapitbahay natin, mga miyembro ng pamilya natin, kapwa Pilipino natin may obligasyon. At yung sa kabilang side ng obligasyon, yung karapatan. At tayo naman, we have the right to enjoy yung karapatan kung saan sila ay may obligasyon na i-observe yung ating karapatan. At yun nga ang ating karapatan. Siguro pag tinignan natin itong karapatan na ito, to peace and order, lagi natin ikinokonek yan sa anong klaseng karapatan? Human rights. Pag sinabi natin, meron tayong human right to be in peaceful, to live peacefully and in an orderly manner. Ano ang ibig sabihin yan? Yung wala tayong takot na kahit anong oras ay may mangyari sa atin na masama. Okay, ayon sa ating saligang batas. By the way, marami hong parts ang ating saligang batas. Ang ating saligang batas, ang batas ng ating bayan. May mas nakakalaking batas, pero hindi natin yan pag-uusapan. At yun ang batas ng Diyos, di ba? Pagkatapos ng batas ng Diyos, kahit sino man ang Diyos ninyo at kung ano man ang pangalan niya, meron, or I'm talking about natural law or the law of nature, meron tayong tinatawag na constitution. Yun ho yung ating batas. At lahat yung mga batas na naririnig natin or nalalaman natin, mga criminal law, civil statute, ay dapat naaayon sa polisiya at sinasabi ng ating saligang batas. Ang ating saligang batas, may isang portion doon na nagsasabing Bill of Rights. Ano yung bill? Ang ibig lang mong sabihin ng bill ay listahan ng karapatan. Hindi nyo napapansin pag naglalakad tayo minsan,
Post no bill. Ano yung post no bill? Huwag magdidikit ng ano yung bill, ng kahit na ano, pati yung mga listahan. You know, ang bill, restaurant bill, listahan po yun na kailangan natin bayaran. Kaya, bill of rights, listahan ho ng ating karapatan. Mm-hmm. At ang unang-una sa bill of rights na kung na nakalaman sa ating saling batas ay the right to life. No person shall be deprived of life. Yun yun. Liberty, hindi siya pwedeng hulihin ng... And property, hindi po yan ang unang-una, pero importante, without due process of law. Ibig sabihin, pag sinabi ng batas, pwedeng kunin ang buhay na yan, pwedeng kunin ang ari-arian na yan, pwedeng ikulong yan, eh pwede naman po, dahil wala naman pong absolute. Pero ang pinag-usapan pero ang importante, ngayon, kailangan sundin ang proseso. So, ano ba ang proseso? When we talk about due process of law, ang nagiging problema sa tingin ko kung bakit ngayon ay lagi natin pinag-uusapan ang extrajudicial killings ay dahil ang extrajudicial killing ay ginawang parang shortcut. Parang ginamit ito para hindi na natin kailangan tahakin yung napakahabang proseso na meron tayo sa ating batas. Yun yung due process. Bakit napakahaba ng proseso? Ang lagi nating sinasabi, may proseso tayo, pero sabi rin ng iba, kung napakahaba niyan, and it takes a long time for us to get what is supposed to be justice, then sabi nga nila, laging justice delayed is? Denied, na justice. Is justice denied. Correct. And therefore, kapag nakita natin na hindi umaandar ang ating mga batas, diyan tayo nagkakaroon ng problema. Oo, kasi yung iba nagmamadali. At yung iba naman ay tinatagalan yung kanilang dapat na trabaho na dapat gawin kaagad. Example lang, mula doon sa due process. Eh medyo, huwag naman patayan ang gamitin natin. Ninakaw sabihin natin, yung paborito mong maong sa sampayan mo. Okay? Eh importanteng-importante sa'yo yun. Kasi susuot mo mamamayang gabi, may date ka at pinapatuyo mo nga eh. Medyo ilang buwan mo nang sinusuot. Kaya kailangan laban. Nakita mo si Andoy na kinukuha yung sampayan mo, kinukuha yung maong mo. Anong gagawin mo ngayon? Ah, Andoy na yan, pupuntahan mo sa kabilang bahay. Hoy, Andoy! Isoli mo sa akin yung maong ko. Kung hindi, eh dinagsiga. Ay, hindi ako, bla bla bla. Hanggang nagkaroon ng sakitan. At minsan, pataya na. Nag-shortcut eh. Ano ba naman na nandumaan sa proseso? Ang proseso ay medyo napakahaba ho, mga kaibigan. Una, i-report natin sa barangay, ano? Correct. Mm-hmm. Sa barangay ka munang unang magsusumbo. Kasi magkapitbahay kayo. At kasi maong lang yan. Pero kung medyo ang ninakaw sa'yo ay isang baul ng gold coins na bilyon-bilyon, ay hindi ho sa barangay yun. Okay, pare. Ang malaki. Barangay pa rin. Basta magkapit-bahay sila. Eh, basta nakatira sila sa isang siyudad o municipalidad. Kasi iniisip ko ang may-ari ng mga gold coins na yan na nasa ay hindi na doon. Siguro doon na sa Central Bank yun. Oo, correct. Dahil wala ho yatang nagkakaroon na gano'n. But anyway, barangay muna. Ganun ho ka-importante ang barangay ho. Kaya... Malihis lang ako ng konti. Iisipin ninyo yung mga binoboto nyo sa barangay. Akala ninyo, pampiesta lang yan. Tsaka pang sports yan. Hindi ho. May importanteng aspeto ang mga opisyal natin ng barangay. At sila ho ang nagre-resolve ng disputes ng mga kapitbahay. O di kaya magkapit barangay. Hindi po ba? As long as the crime is not a crime against the state or na may tinatawag tayong provisional remedy na injunction o preliminary kakalito na yon. Pero ang una po ay sa barangay. So, syempre, aside from yung ating barangay, ang isa pang first responder natin ay ating kapulisan. Bakit ang ating kapulisan? Kasi kung may nangyaring krimen, merong nangyaring kaguluhan, ang una natin pinagsusumbuhan, aside from the barangay, is our police. Ano ba ang kanilang role dito sa extrajudicial killing? Sa tingin ko, kanya lang ito nagiging issue ay sila ang napagbibintangan na sila ang gumagawa ng mga extrajudicial killing. Bakit nga ba, Ma'am Rowy? Ay, nako. Well, hindi ko alam. Una, dahil siguro sila ang unang nandun.
sila yung nagre-report, sila yung madaling ituro. Lalo na kung ang mga surrounding circumstances ng pagkamatay eh may kinalaman din sa paglabag sa batas. Ang medyo popular issue ngayon ay yung tungkol sa droga. Bakit ka naman mag, for example, medyo komplikado to, parang ano to, narco. Nanonood ako ng narco ngayon. Nakikita ko yung komplikasyon ng bawat hindi naman kasi nagkakaroon ng narco business ng iisa lang. May pinamumulan yan, may distributor, sa supplier, tapos isang network yan. Di po ba? Nang tinatawag natin mga pushers. Tapos meron may mga gumagamit. Ang una nating mga nakikita ay yung mga gumagamit. Kasi hindi naman napapakita ng diretsyohan at labasan. Yung mga nagbebenta, nakikita yung mga perang nagpapalit. So, yung mga kung hinihitit or paano ba ginagamit, sinisinghot. Sorry ha, hindi pa ako nakakakita ng gumagamit talaga ng droga. Pero yabang ko pinag-uusapan natin, droga, hindi ko naman alam kung paano ginagamit. Sila ang unang-unang nandoon. Pangalawa, kahit ano pa man ang mangyari, anong klaseng kalabagan sa batas, anong ating sigaw? Due process. Baka pulis. Pulis. Pulis! Pulis! Nakakawan yung cellphone, whatever. Iniwanan ka nga lang na, susumbong kita sa pulis. Di ba? Lahat na lang pulis. Kaya ang mga pulis, ang mga first responders, whether or not it is appropriate. Now, bakit responder ang tinatawag? May nangyayari. Pag may nangyayaring labag sa batas at tinawag ang pulis, hindi kailangan ng warrant of arrest. Hindi po ba? Dahil may karapatan ang mga pulis. Kumbaga, meron din obligasyon ang mga pulis na pumunta pag tinawag at may karapatan sila na gawin ang dapat nilang dapat gawin ng, wala namang warrant of arrest. Eh, may nangyayari, kaya walang warrant of arrest. Kailangan lang ng warrant of arrest kung... Kailangan ng warrant of arrest kapag hindi nangyayari. Hindi pa nangyayari. Alright. So kung kunyari meron ka pa lang na kailangan, meron kang isinumbong, natapos na, pero hindi na nangyayari yung krimen, then kailangan nang kumuha ng warrant of arrest. Opo, hindi mo lang siya pwedeng damputin. Oy, ikaw yung tinuro ni Juan na nagtutulak ng droga. Kahit na siya ang tinuro ni Juan. Nung nakita ng pulis, wala naman siyang ginagawa, kundi natutulog, kumakain, naglalakad pa uwi, at hindi nagtutulak, wala ho siyang karapatang hulihin ng pulis na walang warrant. So ang gagawin dapat ng pulis ay mag-apply ng warrant. At saan ina-apply ang warrant of arrest? Kapag nag-apply ka ng warrant of arrest, hindi ito binibigay ng kung sino lang. Kailangan pumunta ka sa huwes o sa korte at mag-apply ka. Kailangan makita ng huwes na merong probable cause. Ang ibig sabihin ng probable cause, i-Englishin ko lang ha, that a crime was probably committed and that the crime that was probably committed by the person who is accused. So, puro probability lang, pero dapat may connection. Right? So, mag-a-apply sa huwes o sa korte. Paano yan kung gabing-gabi na at nakikita natin baka may mangyaring masama? Alam niyo po ba na pwede hong kumatok? Kaya alam niyo kung sino yung mga huwes na nakatira sa inyong jurisdiction, no? Pwede hong kumatok sa pulis o pwede hong kayong kumatok sa piskal para tulungan kayo ng piskal na kumatok sa buhay ng pulis na para humingi ng arrest warrant. Alam niyo po ba yon? Kaya hindi na ho kailangang hintayin na mag-umaga pa. Ano lang po? Advice lang po, huwag kayong makukuha sa, gabi na yun, naantok na ako, hindi, isa bukas na natin. Hindi po, kasama po yan sa mga karapatan natin. Kung kinakailangan natin ang tulong ng pulis para makakuha ng warrant of arrest dahil nanganganib ang buhay o ang pag-aari, no? At ang liberty. Peace and order. Yes. Because of the peace and order situation, pwede hong gawin yon. Anything that is done outside that is extra legal, yan, labas sa legal, and extrajudicial. So, hindi lang extrajudicial killing,
extrajudicial appropriation of property, yung kinukuha na lang yung mga ari-arian mo, or extrajudicial detention, deprivation of liberty. Hindi ka lang pwedeng magpapahuli nang hindi ka pinapaktaan ng arrest warrant kung wala ka namang ginagawa. Diyan nag-uumpisa ang awayan at diyan nag-uumpisa ang nanlaban Nanlaban. Ano bang ibig sabihin ng nanlaban? Ang ibig sabihin lang, kung merong karapatan ang ating kapulisan, yung ating gobyerno, na hulihin o ihintuin ang isang nagaganap na krimen, ang kailangan ay meron siyang sinusunod nga na proseso. Peaceful ho. Totoo. Totoo po na may barel ang polis. Pero kung nanghuhuli sila, sabihin natin, kahit na nasa akto ng krimen, except if their life or the life of the policeman is in danger, wala hong karapatan ng polis na gumamit ng baril nila para barilin yung kanilang hinuhuli. Pero justified po yun. Kung in danger yung kanilang buhay, yun yung tinatawag na nanlaban. So kung nalagay sa peligro ang buhay ng mga ating mga kapulisan, meron silang karapatan para siguraduhin naman na hindi yung buhay nila ay nalalagay sa peligro. Kaya lang ho, yung kanilang action na sinasabing pwedeng gawin ng mga pulis, dapat equal. Okay? Kung may baril yung kanilang hinuhuli, at mukhang babarilin sila ng kanilang hinuhuli, baka pwede silang maglabas din ng kanilang baril. Force is to force. Pero kung ang hawak lang niya ay, stick. Stick. At medyo gagaw na yun sa ulo. Pupukin siya. Or sasaksakin ng stick, no? Baka may mga ibang means. Dahil kaya nga ho nagte-training ang ating mga pulis. Ang training ng mga pulis, hindi ho lahat. Hindi ho laging. Bumaril. Ayan. Ang lahat ng patayan sa labas nitong mga prosesong ito ay extrajudicial killing. Hindi ko maintindihan kung bakit napaka-popular ng term ngayon. Marami na rin ho kasi yata ang gumagamit ng term na yon na hindi naiintindihan na wala naman ho talagang extrajudicial killing. Ano nga ba talaga, Ma'am Rowie, ang ibig sabihin ng extrajudicial killing? Yun na nga, maraming patayan. No? Hindi lang extrajudicial killing ang tawag doon. May extrajudicial killing na phrase. Pero hindi ho yan phrase na ginagamit ng batas. Nung sinabi ko na walang extrajudicial killing, hindi ko sinasabing hindi nangyayari. Ang sinasabi ko ay walang ganong klaseng term na ginagamit ang ating batas, ang ating pulis, ang ating mga peace and order enforcers ng extrajudicial killing. Lumabas na lang ito dahil magandang pakinggan. Imbes na nagkaroon ho ng isang murder sa kanto ng Kalye A at saka Kalye B. Pero yung nagkaroon ng isang extrajudicial, bago yun. Madalas ho tayong maka-encounter ng mga bagong mga pananalita. Tukhang. Bago yun, di ba? Wala naman ho talagang tukhang. But it has become unacceptable. I think it's a number one word. Ano yung sanggaling ang tukhang na nagiging, nasusunod yan sa extrajudicial killing? Yan. Kumakatok. Tok, tok, tok. Yun. Ano yung hang? Hangyo. Alright. It's a term. So, tok, tok, hangyo. Tok, tok. Magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Juan de la Cruz? Dito po, ano po may paglilingkod namin? Mr. Juan de la Cruz, sabi ho ng inyong mga kapitbahay, ay meron ho yatang mga nagaganap dito na labag sa batas. Pwede po ba namin kayong maimbita sa aming presinto? Mag-usap naman po tayo. Yun ang konsepto ng tukhang. Kaya lang, nagbago na yung konsepto. Basta nakapasok ng isang bahay, minsan may barilya na. Doon ho yung sinasabing nanlaban din. Kasi marami na rin ho tayong nakikita, kumakatok pa lang, naglalabasa na. Yung mga
Yung mga nakatira sa bahay, nahuhulihin daw o babarilin sila. Originally po, magtatanong lang po. At sabihin nilang, oo, ako si Wanda La Cruz, anong kailangan nyo? Wala ho, gandang gabi lang po. Gusto lang ho namin ma-warn kayo na ingat lang po tayo. Bawal ho magbenta ng droga at gumamit ng droga. At wag ho kayong madadala sa mga hindi ho sila pwedeng mang-aresto. Pwera na lang. Nung binuksan ninyo yung pinto, at, yes, officer, police, anong gusto mo, police? Gusto mo bumili nito? Yeah. Iba, oh, yun. Because that's in the middle of a crime. Pwede kang arestuhin. Oo. So, pag tinignan natin, ano yung mga konseptong to? Nagkakaroon ata tayo ng mga problema. Bakit? Kasi yung mga konsepto ay nagkakasanga-sanga na. So, napalitan na ang mga ibig sabihin ng mga pananalita. The words have evolved into a different meaning from what we have earlier actually said extrajudicial killing was. Opo. So, kapag sinabi nating may nagaganap bang extrajudicial killing, doon sa konsepto na nakikita natin ngayon, sasabihin natin na meron. Pero sabi nga ni Ma'am Rowie, kung merong ganyang pananalita sa ating batas, meron ba? Wala. So siguro kailangan nating tanggalin yung confusion ng dalawang konsepto na ito. Yung whether it is a new thing or yung nasasaad talaga sa batas. Meron lang akong gustong banggitin, Professor Gigi. Dahil yun ang ginagamit ng media. Diba? So, yun na rin ang inako ng ating mga kababayan na salita or na phrase ukol sa mga pagpatay na kung saan may mga nasasangkot na pulis o kaya itungkol sa droga o tungkol sa mga pagpatay na may kinalaman sa tukhang. Nagkaroon ho kasi dati ng drive na para bang tingnan nga natin, ang dami daw mga droga dito sa lugar na to. Mag-survey nga tayo. Yun. Nag-umpisa yung mga tok-tok, hangyo, tok-tok, hangyo. At dahil nga sa abusuhan, na hindi lang ng mga pulis, ang dami nang papanggap ng pulis ha. Ang dami nang papanggap ng pulis para mabigyan sila ng patuloy na opportunity para magbenta at gumamit. Ang daming nahuhuling ganyan. Tsapa, pulis ako. So, pag sinabi nating extrajudicial killing, wala naman talaga, sabi natin. Yung salitang yon. Ng salitang yon. Pero kung meron ngang nangyayari, kagaya nung nakita natin sa ating earlier skit, makikita natin na meron talagang at dumadami yung mga cases ng mga pagpatay na hindi naman sumusunod doon sa tamang proseso. Kung may mangyari yan, murder po yun. Kasuhan ng murder. Dadaan mo sa proseso yan. Preliminary investigation, titignan kung meron nga namatay. At yung pagpatay ngayon ay di nararapat na pagpatay. Nabanggit natin kanina, meron hong nararapat na pagpatay. Pag yun po ay minandato ng korte. Okay? Yun lang po ang pagkakataon sa ating batas na pwedeng pumatay na suspendido ngayon. Okay? May preliminary investigation. Pagkatapos, pag sinabi sa preliminary investigation na ang gumagawa ay ang piskal, magfa-file po ng tinatawag na information. Yun po ang pangalan ng papel. Information at ito po ay ipa-file sa korte. Pagkatapos noon, pag na-file ng information sa court, ito ay magiging kaso na. Yes po. Kung meron tayong criminal case, ano ang ating criminal case? Ang ating criminal case ay People of the Philippines versus John Doe. Mm-hmm. Bakit or sa si People Juan of Cruz. The Philippines? Or Juan de la Cruz. Bakit siya People of the Philippines? Mm-hmm. People of the Philippines siya dahil ang pagkakasala ay hindi ginagawa lang sa iisang tao o hindi lang dun sa biktima. Kundi siya'y isang pagkakasala sa buong society. Sa buong estado. Sa buong estado. Sa mga tao. Kaya People of the Philippines. Pag nakakita kayo ng kaso na People of the Philippines versus isang tao, nasa korte na yan. Pero pag si Juan de la versus Juan de la Cruz, dalawang tao pa lang yan, pero yun din ang insidente, yun po iniimbestigahan pa lang ng, sa preliminary investigation.
pag meron ng information na tinatawag, yun yung papel sa korte, ang unang gagawin po ay, kung meron hong application for a warrant of arrest, pwede yung mag-apply for a warrant of arrest. No? Kung bailable naman po, pwede hong mag-file or mag-post ng bail yung akusado. Yung po ay piyansa. Piyansa. Pwede ho bang babaan ng piyansa? Pwede naman po. Mag-a-apply po siya. Magfa-file ng motion to reduce bail. Kasi hindi niya kaya. Ito ho, medyo may konting discussion to. Ba't ako mag-a-apply na babaan ng bail? Inaamin ko ba na meron akong ginawa? At kailangan ko bang magbayad ng bail? At ang gusto ko lang ay babaan? Di ba? Kaya nagkaroon po tayo ng mga panukala na nagsasabing, ay hindi, walang pag-aamin yan. Para na lang mabayaran yung bail. Bakit po ba may bail? At bakit po ba nagpapiyansa? Hindi po yan dahil may kasalanan ang isang tao. Kaya lang po nagkakaroon ng bail. Pagkatapos inaresto, inaaresto dahil walang kasalanan, no? Inaaresto dahil kailangang harapin ng akusado ang kaso. Kasi pag hindi ho siya inaresto, abay, pag nagdating, pag dumating ang mga paglilitis, nasa na yung akusado, pwede naman tumakbo. We have 7,100 islands. Nasa na si akusado, ay postpone na naman ang hearing. Kaya umaabot ho ng taon-taon, hindi mahanap si akusado. Kaya ang ginagawa, hinuhuli. Hinuhuli para ilagay sa jail, hindi ho sa bilibid. Diyan lang ho, sa jail. At para magkaroon naman po ng pagkakataon na kaya importante na mabilisan po ang mga hearing ng mga criminal cases. Kaya, pwede ba akong lumabas? Pwede magbayad ka ng piyansa para sa iyong Provisional liberty. That's right, provisional liberty. Hindi ho bayad yan na ikaw ay makawala. Bayad lang po yan sa parang bond, no? Mm-hmm. Na sige po, hindi ako makakawala. Ako po'y mag-a-attend ng aking mga paglilitis. Kasi pag hindi ka nag-attend, magiging, ma-forfeit mo na yung bail. Sa gobyerno na pupunta yun. Pero kung nagbayad ka ng piyansa, at lagi ka din naman pumupunta sa iyong mga paglilitis, at nung pagkatapos ng desisyon, ay sinabing wala kang sala, isosoli sa iyo yun. Okay? Hindi ho gagalawin ng estado yon. Ibig sabihin, hindi ho yun bayad. Parang insurance lang na hindi ka tatakbo. Pwede mong babaan yon kung hindi mo kaya. So, yun ho ang ibig sabihin ng bail. Pag hindi ho napunta lahat yan, ayan, so may bail, pwede hong, sabihin natin ang susunod nun, arraignment. Mm-hmm. Ano yung arraignment? Ito yung nakikita natin sa korte. Oh. Inaamin mo ba sa harap ng korte, ano ang iyong plea? Not guilty. Pwede rin namang guilty, no? Pero laging not guilty. Pag not guilty, ibig sabihin, magkakaroon ng paglilitis. Kung sinabing guilty, magkakaroon pa rin ng paglilitis. Ano yung paglilitis? Eh, inamin mo na. Ang paglilitis ay tungkol sa buo ba sa kalooban niya ang nagsabi na, opo ko, opo, guilty. Ako nga ho ang pumatay. Kaya lang ho, eh, kasi ho, tinutukan ako ng baril. O, kasi ho, sinamantala niya yung aking anak o yung asawa, pwede rin hong ganun. So, pag nagkakasamaan ng loob at nagkakabarilan na, huwag naman ho tayo agad na mag-isip ng ito ba ay barilan agad, ito ba ay judicial or extrajudicial killing agad. Mahaba ho yung proseso niyan na dapat ho alam nating lahat. Siguro ang importante na malaman natin ay meron na nga tayong karapatan sa peace and order. Meron tayong karapatan to life. And therefore, napaka-importante na alamin natin ang lahat ng mga proseso sa batas para tayo, para makamtan din ang hustisya in cases na merong mga ganitong mga pangyayari. So, kagaya ng nakita na natin, siguro hindi natin malaman kung ano ang dahilan. So, kung minsan, importante din na manaman natin ang mga kadahilanan ng mga nangyayari para natin maintindihan kung paanong umaandar ang ating batas. Okay, ito. Pag mukhang nagsususpecha tayo na ang bumarel sa isang tao ay pulis,
Ba't ako magsusumbong sa pulis? Eh, pulis na nga ho ang sabi nung ganyan, nung nakakita ang Bumarel. Meron ho tayong ibang pwedeng pagsumbungan. Okay? Sinasabi po natin na in criminal cases, venue is jurisdictional. Ibig sabihin, kung saan nangyari yung krimen, ay doon dapat na isumbong. Pero kung ganitong klaseng pagkakataon na mukhang ang ating pinaghihinalaan, eh nandoon din sa jurisdiction na yon, eh pwede ho tayong lumabas. Okay? Andiyan dyan ho ang ating barangay, ulitin po natin. Kung wala ho tayong tiwala sa barangay, at ina-advise ho natin, eh, pagkatiwalaan natin sila, pumunta ho tayo sa pulis. Ang pulis ho ay hindi isang tao. At sa isang pulis, sa isang lugar, eh maraming presinto yan. Eh, ano ba naman pumunta sa ibang presinto? Okay? Okay. So, nakita na natin ngayon, tapos na ang ating talakayan. Sana marami pa tayong maaaring diskusyon sa bagay na to. Pero siguro dahil maiksi lang ang ating panahon, ito po ulit si Professor Gisela Dizon Reyes at Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law sa Batas at Bayan.